guys. So yung kanal natin okay na. Kasi yung lamakan natin, kalaya natin, kailangan natin yan matuyo. Kasi taniman natin ang mais yan. So ito yung tubig natin, pinadaan natin doon para matuyo yung palaya natin. Kasi hindi muna natin yan taniman ng palay. Ano muna? Mais muna kasi baka sa Linggo o Lunes makaalis na ako papunta ng Maynila. So maganda mais muna. Kasi kung palayan matarbaho, okay lang sana kung nandito ako. Hindi ako magtrabaho. So ngayon, yung saging natin, may natanim na tayo saging. So ngayon, magtanong tayo ng napir. Yung pagpakain sa ano natin, baka natin. So, kailangan natin magtanim guys para hindi maubos yung samilya. So kung mayroon kayong napir guys sa ano nyo, magtanim kayo para hindi maubos. So yung pagkain natin sa baka natin hindi maubos. So guys, nakatanim na kami nung nakaraang araw, hindi lang ako nagbi-video, ngayon lang kasi mag-ano tayo. So, dai, dire na mo. Dali na. So guys, kaya ganito ko lang yun, pinutol yung mga sagi, ano natin, yung napir natin. Kasi katulad nito, mayroon na siyang dahon. So maganda na itong itanim. So kaso lang, paalis na ako. Hindi na natin hintayin yung mga ganyan na mga ganito. Maganda na itong itanim, yung ganitong, mga ganitong napir. So, hindi na natin hintayin itong mga ganito na manahon pa siyang ganyan. Dahil, paalis na nga ako, baka sa Linggo, makaalis na ako ng Maynila. Sasama lang ako dun sa truck para makatipid tayo, hindi tayo makapamasahe. So, ngayon, itanim na natin to. Itanim na natin to. Putulin na natin to kasi itanim natin siya doon kasi doon banda mayroon na kaming natanim para hindi maubos yung samilya natin. So kung mayroon tayong mga baka, kaso yung baka namin isang piraso pa lang, so baka maawa ang Diyos pagtrabaho ko, wala na akong utang. So ngayon malaki, mayroon pa akong utang. Kung wala na ako ng utang, so makabili na tayo ng baka. So kaya ngayon guys, naghanda lang ako, magtatanim ako ng ano napir para mayroon tayong papakain. So ngayon, putulin na natin 'to. Ilipat natin ang area. Area kasi kailangan tayo magtanim para kung mayroon tayong baka, hindi na tayo mamroblema sa ipakain. So kailangan natin na magtanim para mayroon tayong papakain doon sa mga baka natin. Pero guys, maganda sana kung ganito na yung mga pinutol ko dati, may mga dahon na kasi diretso buhay na yan. So guys, kung magtanim kayo ganito, dapat dalawang buko. Kailangan dalawang buko to para ito, dito yung manahon siya. Pero kung ganyan na guys, kung nakita niyo ito, kung nakita nito, may dahon na, putulin natin para makita ninyo. Guys, ito, may dahon na. Ikumpara natin dito. So, wala pang dahon. So, guys, ito. kailangan talaga na magdalawa siya. Kasi ito yung ibaon mo, ito yung manahon. So, iba dito, guys, na
pinutol natin dati. Kasi pwede lang siya isang ganito. 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 Pwede mo na yan itanim. Kasi may dahon na siya. Pwede na yan isang buko lang. So, mas maganda sanang ganito ang ginawa natin. Pero ito, pwede lang naman. Dalawahin natin ganito. Hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog to. Pero sa Bisaya, buko. Kailangan dalawa. Pero kung dito, may dahon na siya, pwede lang isang buko. Kasi may dahon na siya. So, ganun ang ginagawa ko. Ito sana, ganun din yung sana gagawin ko dito. Parang ganito din. Pero, paalis na ako baka sa Linggo, alis na ako dito. Sasabay ako sa truck. Kaya, itanim na lang natin to. So, dalawahin natin buko. Ganito natin magputol dito. So, ganito. Kaya, ganito ang magtanim ng napier, guys. So, maganda sana yung ganun yun. Kaso, isang buko lang. So, yung isang buko lang, marami tayong matanim. Dapat ito madalawa. Kaso lang, wala pa siyang dahon. Kaya, kailangan dalawa. So, guys, ito lang. So, ngayon, ito, putulin natin to lahat. So, itanim natin sa ibang area para lalo pang dumami yung napier natin. Ito, ipakita mo yung napier natin. Ayan, yung napier natin. So, mayroon din tayong mga saging bagong tinanim. So, pakita mo dito sa ano. Ayan, ang bago nating hinarbisan ng mga patanim ng napier. So, guys, so, putulin lang natin to lahat. Oh, ikaw putol. Ikaw putol. Tanim na tayo ng napier. So, yung mga dinaanan ng mga saging doon, hanggang doon yan. So, mayroon pa tayo natanim doon sa babaw. So, taniman din natin ang napier. So, para mahiya na yung kasi yung saging natin bagong tanim pa, kinain na ng baka. So, tanim tayo ng napier para hindi na tayo mahirapan maghanap ng pagkain ng baka, guys. So, simple lang, guys. Ang magtanim ng napier, ganito lang. Bugsok lang natin diretso. So, ganun lang. So, yung sinasabi ko ganiha, guys, sa ito pwede na 'to kasi may dahon na nga. Sa dito, meron na rin. So, pwede natin yan putulin. So, naputo lang yung ano, pero pwede na yan. Yung ganito, pwede na natin itanim. Isang buko lang. Buhay na yan, guys. Mabubuhay na yan. So, yan ang napier namin na tinanim. Yan. Kailangan natin hanggang doon yan. So, kung nakita niyo doon, mayroon pa doon. So, yung asawa ko muna yung magtatanim. So, guys, baka Linggo, makalis ako dito, so yung asawa ko muna yung mag-ano sa mga alaga natin. So, siya na lang muna ang mag-vlog kasi kailangan din ako magtrabaho.
yung anak kong lalaki, saka yung babae ko, sila yung tatlong matira dito. So, kailangan talaga magtrabaho. So, ngayon, kailangan nagtanim tayo ng mga napir para mahintayin tayo. Baka December to guys, pwede na to, maharbisa na natin to. So, yung mga saging natin, yung saging natin, nasa mga 30 piraso yung natanim natin. So, kailangan pa natin dagdagan kasi ang laki yung area, kunti lang yung saging natin. So, punuin natin to ng saging guys. Kaso, sa ngayon, hindi pa. So, yung asawa ko muna yung magtanim-tanim. Kahit makatanim siya sa isang araw, 2 piraso, okay na yan. So, para madagdagan ang laki yung area natin. So, mayroon pa nga dito. Hindi pa natin na, nataniman. So, kunti pa yung saging natin dito. Ayan, mga tundan. Yung mga saging ninyo, malaki yan, hanggang doon yan sa taas. So, kailangan natin yan taniman. Pero, babalik muna ako ng Manila. Pag makabakasyon naman ako, tatanim ako ng saging o ano pa, yung mga napir. So, kung yung mga pagkain sa ano natin, sa baboy natin. So, guys, naghahanap din ako ng asula para maka tanim din ako ng asula guys kasi yung asula pampakain din sa baboy pero hindi ko alam kung saan ba yung kukuha tayo ng asula. So ngayon guys, ito muna yung asawa ko, nagtatanim siya, inubos lang niya kasi alas 11 na, so kailangan din natin magsaing. So guys, ang laki-laki yung area natin, hindi lang natin na alagaan. So marami ng damo hanggang yan doon, hanggang ngayon doon sa may kahoy, saka doon sa may niyog na yan. Saka yung bahay ko nandun lang malayo. So yung area natin dito hanggang ngayon doon sa may ano. So yung lamakan natin bakante, okay lang yan. So may saging tayo nakuha guys, tundan. So pahinugan na to na. Okay, so yung mga anak ko nagdala ng Japanese apple, pampakain daw niya sa baboy niya. So may mga baboy na yan. So tingnan muna natin yung natin dito, yung baka. So nandun lang yung baka natin. So hayaan lang natin yan dyan. Mamaya hapon may napir tayo, malapit na maubos kasi tinanim natin yung mga yan. So pakainin din natin yung baka natin mamayang hapon lang, pahapunin natin. So guys, ito lang muna yung video natin. Dahil diretso na kay ulan. Ito yung mga kalumpang natin. Yung kalumpang natin, balanghoy. So ito yung pangpakain natin sa baboy natin. So yung asawa ko mayroon din bago siyang tinanim, kaso medyo maliit lang. So dagdagan pa natin yan. So guys, yung mayroon din tayong natanim na napir dito. Kung nakita nyo, ayan, diretso yan doon. Para guys, dipinsa din yan sa, dipinsa din sa lupa natin. So no, ito, may balak din akong tataniman to. Pero, ang plano ko dito, niyog yung itatanim ko. Kasi yung niyog natin, mahahaba na. So kailangan natin palitan. So kailangan natin, marami tayong niyog doon. Yung harvest natin, marami. Nasa mga 50 piraso na sa 2 puno lang ng niyog. So marami na natin yung gawin natin yung samilya, yung iba papakain natin sa baboy natin.